Naka-live na ba tayo sa Facebook? Asa na yung ano? So ngayong gabi po, bukod sa mga naririto po ngayon na manonood ng ating talk ng live, so tayo rin po ay napapanood ng live sa Facebook. So kung kayo po ay may mga cellphone ngayon, maaari nyo po sigurong i-share. At ang mga nanonood po ng Facebook ngayon, baka maaari nyo rin pong i-share para po marami po ang makapanood at makaintindi ng topic natin ngayong gabi. So muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si BJ at ako po ang inyong magiging guro ng palatuntunan ngayong gabi. Ang ating pong programa ngayong gabi ay isang panayam, isang lecture mula sa isang batikang manunulat at isang guro. Ito, ang ilan din naman sa inyo tinatanong-tanong kung ano ang mga pagdedebosyon na ginagawa natin sa Mahal na Birhen. So para dalhin po kayo doon, gitnang parte noong nakaraang taon, 2021, napagdesisyonan po ng PPC at PFC, of course, sa pangungunayan ng ating kura paroko, Reverend Father Raul Matienzo, na ipetisyon natin ang ating Mahal na Birhen Patrona Nuestra Señora de la Paz, Reyna ng Biñan, upang makatanggap ng Koronasyon Episcopal. So, sa mga kabataan, naririnig nyo yan madalas, Episcopal Coronation. Pero siguro, hindi naiintindihan ng mas karamihan sa atin kung ano ba ang importansya nito at ano ba ang kasaysayan ng Episcopal Coronation na igagawad sa Mahal na Birhen na hinihiling natin sa ating mahal na obispo na igawad sa imahe ng ating patrona. So, ngayong gabi po, masaya po kaming lahat na kayo ay kasama namin dahil sabay-sabay po tayong mag-aaral, sabay-sabay po nating aalamin kung bakit importante hindi lang sa mga taga-Dalapas kundi sa buong Binyan na ang ating Birhen, Nuestra Señora de la Paz, Buen Viaje, Reyna ng Binyan, ay magawaran at makilala ng Diocese of San Pablo bilang isang koronada. So para po ipakilala ang ating speaker ngayong gabi at para sa kanyang pananalita, tinatawagan natin ang ating mahal na mahal, ang ating very supportive na parish priest, Reverend Father Raul Matienzo. Palakpakan po natin. Bago po yung pakilala ang ating magbibigay ng panayam, magsitayo muna tayo para sa panlangin. Sa ngala ng Ama at ng Espiritu Santo, Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, isumasayo. Bukod kami nagpala sa bahay lahat, nagpala may anak mo sa Yesus. O Maria, di nagmana salang orinal, sa'yo dumudyo. Sa ngala ng Ama at ng Espiritu Santo, Amen. Magsiyo po sandali. Sandali, tagalan. At ako po ang natasa magpakilala sa ating guest speaker ngayong araw, ngayong gabi ito. Ang ating kapatid ay sinilang at lumaki sa Kainta, Rizal at naging seminarista para sa Diocese ng Antipolo sa loob ng 7 taon sa San Carlos Seminary, Guadalupe, Makati City. Mula 1992 hanggang sa kasalukuyan, naglilingkod siya sa Xavier School, isang paaralan na may suwita sa San Juan para sa mga Chinong Pilipino sa iba't ibang patungkulan, guro ng Christian Love Education o CLE Department, chair ng CLE sa loob ng 6 na taon. Assistant Principal for Formation sa loob ng 9 na taon at Human Resources Director mula 2011 hanggang sa kasalukuyan. Pinagkalooban siya ng Missio Canonica bilang Minister of the Word ni Jaime Cardinal Sin noong October 1998. Nagtamo naman siya ng pagkadalubhasa sa Teolohiya, MA in Theological Studies, mula sa Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University noong Marso 2004.
Siya ang may akda ng aklat tungkol sa mga prosesyon ng mahal na araw sa Pilipinas na pinamagatang prosesyon, paghanda sa at pagdiriwang. Aklarisyan Publication 2006 na nagwagi ng 2007 Cardinal Sin Catholic Book Award, Best Book in Theology and Liturgy. Nilimbag din ng Clarician Communication Foundation at iba pa niyang akda, Holy Week and Easter Procession, a Liturgical Pastoral Guide 2015, Salve Regina, on Crowning Images of the Virgin Mary 2015, na naging finalist sa liturgy category ng 10th Cardinal Sin Catholic Book Awards 2016. Morena Graciosa, the devotion to the Virgin of Antipolo through the centuries 2016, na nagwagi bilang best book in liturgy sa 11th Cardinal Sin Catholic Book Awards 2017. At Prosesyon, Paganda at Pagdiriwang, pinaunlad na edisyon 2018. Ang kanyang dalawang bagong aklat ngayong 2021 ay ang Place Me With Your Son, The Jesuits and Filipino Marian Devotion, Jesuit Communication at Coronada's Pontifical Crown Marian Image in the Philippines 1907-2021, RPD Publications. Mula pa noong 2007, tumutulong siya sa pagsaayos ng mga nobinaryo para sa iba't ibang parokya sa Archdiocese ng Maynila, Diocese na Antipolo, Pasig, Caloocan, Manolos at gandi sa ating Diocese ng San Pablo, tulad ng para sa Santo Niño de Pasyon, Kristong Hari, Mahal na Ina ng Kaliwanagan, Nuestra Señora de los Angeles, Birhen ng Lasalet, kay San Miguel at mga Arkanghel, San Jose, San Juan Bautista, Lukluk ni San Pedro, Santa Marta, San Antonio Abad, Santa Ursula, San Ildefonso de Toledo, San Isidro Labrador, at Vieta Maria de la Cabeza, San Bernardo ng Claraval, Santa Rosa de Lima, at San Juan de la Cruz. Kabilang siya sa mga nag-ambag na akda sa aklat ng pinamagatang Pueblo Amante de Maria noong 2012 at isang contributing author sa The Wind Over the Philippine Jesuit Magazine at Loyola Papers. Noong Pebrero 2014, siya ay ginawaran ng Quinta Catholic College ng Gawad Katotohanan Award. Madalas siyang maniyahan upang magsalita tungkol sa mga prosesyon ng mahal na araw at pagkabuhay sa iba't ibang parokya. Nagbigay din siya ng katekesis tungkol sa pagpuputong ng korona sa mga imahen ng Mahal na Birhen bilang bahagi ng paghanda para sa Koronasyon Pontificia o Canonica ng Nuestra Señora de Aranzazu, San Mateo Rizal, Nuestra Señora del Pilar, Santa Cruz, Maynila, Mahal na Ina ng Kaliwanagan, Quinta Rizal, Birhen de la Rosa ng Poblasyon Makati, Nuestra Señora de los Dolores, Dolores Quezon, Mahal na Birhen ng Lourdes na Retiro, Lunsod ng Quezon,
Nuestra Señora de los Dolores de Turumba sa bayan ng Pakil, Laguna, Our Lady of Mercy ng Nabaliches, Quezon City, at Our Lady of the Rosary of Sapao ng Cardona, Rizal. Siya at ang kanyang mabahay ay pinagalooban ng apat na anak. At without further ado, ay aking pakikila sa inyo ating magbibigay ang ating guest speaker sa gabi ito. Palapakan natin ng malakas, Brother Michael P. De Los Reyes. Maraming salamat, Father Machenzo, at magandang gabi po sa kanilang lahat. So ako po ay natutuwa na makarating dito sa inyong parokya sa paanyaya na rin ng isang matagal ko nang kakilala. Pero bihira kaming magkita in person, si BJ, no? At siguro isang katunayan na hindi ko siya matatanggihan dahil alam nyo ngayong araw na ito ay ang 28th anniversary ng kasal naming mag-asawa. Pero sa kabila nung pagdiriwang na yon ay naririto ako. Pero para payagan, kasama ko ang aking may bahay, no? At kami natutuwa. Sa araw na ito, 2 beses na kaming nag-renew ng aming marriage vows. Kasi kaninang umaga may dinalaw din kaming isang pari, no? At kami ay binigyan din ng renewal, no? Kaya sabi ko, next year, pwede mo nang walang celebration kasi may advance celebration na ngayong gabi. So, narito po tayo upang higit nating maunawaan yung inyong pinagsusumikapan, ano? At ito yung petisyon para sa koronasyong episkopal ng inyong mahal na patrona. Ang ibabahagi ko po sa inyo, tulad ng nabanggit na ni Father Machenzo, ay naisulat ko na dun sa una kong aklat, ang Salve Regina, no? At ito po ay lumabas noong 2015. At ito din po ay naging nominado sa Cardinals in Catholic Book Awards sa liturgy category. Pero nung panahong yon, ang kasama ko pong finalist, kasi tatlo kaming finalist, ay si Bishop Pabilio, Broderick Pabilio, at si Monsignor Sabino Benko. Kaya nung in-announce yung finalist, sa loob-loob ko, mukhang hindi ako mananalo kasi ang kalaban ko ay isang obispo at isang monsignor at pareho silang naging professor ko sa seminaryo. At ang nanalo noon ay si Bishop Pabilio. At ipapakita ko rin po yung ibang mga aklat kong naisulat para ito yung magkaroon ng mukha para sa inyo. Ito yung prosesyon. Ito yung kauna-unahan kong aklat noong 2006. At dahil naghanap sila ng English version, so gumawa ako ng isang maigsing English version para dun sa mga lugar na hindi masyadong gumagamit ng Tagalog. At 2016, kaugnay nung 390th anniversary nung pagdating ng imahe ng Mahal na Birhen ng Antipolo sa Pilipinas, naisip kong sumulat ng isang aklat para sa kanya. At siguro masasabi ko po na ito yung pinaka-updated na history ng Birhen ng Antipolo magmula noong dumating siya noong 1626 hanggang noong 2016 hanggang sa ngayon, no? At dito ko po unang nakita ang inyong parokya. Dahil mamaya makikita nyo at siguro alam naman ninyo na kayo ay may matalik na kaugnayan sa pambansang Dambana ng Birhen ng Antipolo, no? Dahil sa inyong mahal na patrona. At sabi nga kanina, ito yung nagwagi ng Cardinals in Catholic Book Awards noong 2017 bilang Best Book in Liturgy. Nagkaroon din ng updated edition yung prosesyon nung ito'y naging out of print. At nung kinoronahan po ang Mahal na Birhen ng Aransasu sa aming diocese sa Rizal, ipinablish nung parokya yung ginawa kong munting aklat bilang commemoration ng kanyang koronasyon.
2021, sa gitna ng pandemya, lumabas po yung isang aklat ko, yung tungkol sa Imaculada Peregrina. Ito po yung hindi masyadong kilalang birhen ng Peregrina kung kayo po ay napupunta sa gawi ng Legarda sa simbahan ng Loreto. Napunta na po ba kayo doon? Diba ito'y may katabing simbahan, yung San Antonio. Nandun po sa loob ng simbahan ni San Antonio ang imahe ng Mahal na Birhen ng Peregrina. Pero nakalulungkot dahil sa paglipas ng panahon, nakalimutan ang Mahal na Birhen dahil wala pong nakakaalam ng kanyang kasaysayan. Sa kagandahang loob ng Diyos na nagkaroon po ako ng kopya ng lumang manuscript na 1730s na galing sa Madrid na naglalaman ng kanyang kasaysayan magmula nung ginawa siya sa Madrid hanggang dinala siya sa Pilipinas. Kaya ito po ay sana'y magbigay buhay muli doon sa matandang debosyon sa Birhen ng Peregrina na isang debosyong Franciscano. At ngayong taong pong ito, sa last year, no, nagdiwang ako ng aking 55 years at siguro bilang kaloob ko na rin at pag-aalay, nabuo ko yung isang aklat para sa mga birhen na ipinakilala ng mga Hesuita sa Pilipinas. Dahil last year po, hanggang this year, pinagdiriwang ng mga Hesuita yung 500 taon ng pagbabagong puso ni San Ignacio ng Loyola, yung kanyang conversion, no? At bilang pagdiriwang, isinulat ko po yung librong Place Me With Your Son. Ito po ay tungkol sa 17 imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas na ipinakilala ng mga Hesuita. Hindi kasi masyadong kilala ang Hesuita sa Marian devotion. Akala natin hindi sila masyadong nagpo-promote, pero actually marami po silang ipinakilala ang imahe ng Mahal na Birhen. At yung isa ding bagong aklat, yung Koronadas, no? Ito po yung pagtitipo ng lahat ng kinoronahang imahe ng Mahal na Birhen sa ngalan ng Santo Papa. So magmula po 1907 hanggang 2021, nung lumabas yung aklat nung December, meron pong 46 Marian images. Pero pag bago po sumapit yung Pasko last year, last December, nag-announce na po ang National Shrine of Mary Help of Christians na sila ay ginawaran na rin ng koronasyon. Iniintay na lamang gawin yung koronasyon sa darating na Mayo. So sabi ko, kakalabas lang ng librong Koronadas, meron na kagad idadagdag. Ibig sabihin, magkakaroon ito ng updated edition pagkalipas ng ilang taon. At ito po naman yung iba't ibang nobena na naigawa ko para sa iba't ibang parokya. Siguro ang isang mapapansin nyo dito, yung Santa Rosa po, yan po ay sa Santa Rosa, Laguna. Ginawa ko po yan noong March, noong 2012. Inaanyayahan po ako doon ni Father Ricky para magbigay ng talk about Holy Week. And then, nung nalaman niyang gumagawa ako ng mga nobena, ipinaayos niya yung nobena ang ginagamit nila sa Santa Rosa. At na-publish po ito noong 2012, no? So, yan po yung, nung binanggit kanina yung diocese ng San Pablo, ito po yung tinutukoy doon. Magmula po nung isinulat ko yung Salve Regina noong 2015, marami ng koronasyon ang nangyari. Kaya ang ginagawa ko, tuwing may balita ng kokoronahan, kinokontak ko kagad yung parokya para makahingi ng mga dokumento, para tuloy-tuloy yung aking dokumentasyon. At siguro po, masasabi natin na nung nakanakaraang taon, ang pinakamaraming koronasyong naganap ay noong 2018. Dahil yung tinatawag po nating Episcopal Coronation, 10 ang kinoronahang imahe ng Mahal na Birhen nung taong iyon. Episcopal Coronation, iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Kung pag-uusapan natin na yung Pontifical Coronation, ibig sabihin yung iginawad ng Santo Papa, sa ngalan ng Santo Papa, 5 ang kinoronahan.
Ang unang-una ay ang Birhen ng Badok sa Ilocos, Mary Help of Christians sa Panglinggayan Dagupan, Nuestra Señora del Pilar sa Morong Bataan, ang Birhen Soledad de Portabaga sa Cavite, at ang aming patrona sa Kainta, ang Mahal na Ina ng Kaliwanagan. Matapos makoronahan ang aming patrona, akala ko tapos na ang mga koronasyon. Pero kung maalala niyo po, noong 2018, kinoronahan din si Katriona Gray bilang Miss Universe. Kaya yung sumusubaybay sa mga koronasyon, sabi nila, tunay nga ang 2018 ay taon ng koronasyon sa Pilipinas, hindi lamang ng Mahal na Birhen, kundi pati Miss Universe nakuha ang korona. Pero siyempre, hindi kasama si Katriona Gray sa aking mga aklat. Kung pag-uusapan natin ang koronasyon, so ang pinaka-updated na po sigurong listahan, kung ay pag-uusapan natin ay yung iginawad ng Santo Papa sa Roma, ito na po yung koronadas, no? Ito po yung sample pages para magkaroon kayo ng idea. So may larawan ng imahen, ito po ay iginuhit sa watercolor. So bawat imahen ay isang watercolor painting. At may kaunting kasaysayan, mayroong salaysay kung paano ginanap ang koronasyon. At bawat imahen, isinama namin yung dekreto. Kasi ito yung pinag-uusapan lagi, no? Pag sinabi mong koronadang isang imahen, ang una mong dapat ipakita ay ang dekretong nag-utos na koronahan ang imahen, no? At ito po yung sample. Ito naman ang Birhen ng Peña Francia. At yan yung kanyang dekreto. Bagamat hindi po lahat ay madaling hanapin yung dekreto, yung iba ay nireproduce namin based dun sa mga authentic sources, no? Dahil hindi nga lahat ng simbahan ay naingatan yung original na dekreto. Kung ang pag-uusapan natin ay ang pagkareyna ng Mahal na Birhen, siguro po ang pinakaunang tumatatak sa ating isipan ay yung isa sa misteryo ng Santo Rosario. Ang ikalimang misteryo ng luwalhati, ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen. Pero siguro ang tanong natin ay, saan ba nang galing itong pagkilala sa kanya bilang reyna? Kung titingnan natin yung kapistahan ng Mahal na Birhen bilang reyna, ito po ay hindi isang matandang pista. Kung tutusin, ito'y pinakilala lamang ni Papa Pio XII noong 1954. 1954 po ang kauna-unahang Marian year sa buong Sangka-Kristyanuhan. The first Marian year in the Catholic world. At bilang pagsasara, ipinasya ni Pope Pius XII na sa kanyang encyclical letter Ad Celi Reginam na itatag ang kapistahan ng pagkareyna ng Mahal na Birhen. At noon, ito ay nakatakda tuwing ikahuling araw ng Mayo, May 31. Kaya po maalala nyo minsan, lalo na sa mga probinsya, ang isang highlight ng Flores de Mayo, yung prosesyon sa katapusan ng Mayo, kinokoronahan yung Birhen, pero ang ginagamit na korona ay mga bulaklak. No? Kadalasan sampagita na itinahi na korting korona. No? Dahil yun yung mas matandang kapistahan, yun yung unang kapistahan ng pagkareyna ni Maria. Ngunit, nung nagkaroon ng liturgical renewal noong 1960s, ipinasya na ilipat yung kapistahan ng pagkareyna ng Mahal na Birhen 8 days after ng Assumption upang magsilbing Oktaba. Dahil kung titingnan nyo nga din dun sa misteryo ng Santo Rosario, ang ika-apat ay iniakyat siya sa langit at ang sumunod ay ang pinutungan siya ng korona. Dahil matalik ang kaugnayan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen at ang pagpuputong ng korona, dahil itong dalawang ito ay bumubuo sa pagluluwalhati sa Mahal na Birhen.
So kung tutuusin, parang ano yan eh, yung pagkabuhay ni Jesus at pag-akyat niya sa langit, magkaugnay. Dahil ito yung kanyang glorification, no? Gayun din sa mahal na birhen, nung siya iniakit sa langit, yun din yung pagkorona sa kanya, no? At ang korona ay hindi isang material na korona, kundi ito yung kaluwalhatian at biyaya ng Diyos na nagkaroon ng kaganapan sa buhay ng mahal na birheng Maria. At ito nga yung isinasaad sa Lumen Gentium ng Vatican II, no? Sabi doon, finally, the Immaculate Virgin preserved free from all guilt of original sin on the completion of her earthly sojourn was taken up body and soul into heavenly glory and exalted by the Lord as Queen of the Universe. She might be the more fully conformed to her Son, the Lord of Lords and the Conqueror of sin and death. Bagamat hindi matandang kapistahan, may mga matatandang palatandaan na ng pagkilala sa pagkareyna ng mahal na birhen. Ang una dito ay ang mga sinaunang painting, mga mosaic, no? Na matatagpuan sa mga lumang simbahan. Halimbawa, sa Santa Maria della Clemenza sa Trasbetere sa Roma, merong matandang painting doon na pinapakitang pinuputungan ng korona ang mahal na birhen. Gayun din sa Santa Maria Maggiore sa Basilica nito sa Roma, merong malaking mosaic doon na pinapakitang pinuputungan ng korona ang mahal na birhen ng ating Panginoong Hesukristo. At siyempre, pamilyar tayo sa mga lumang awitin, mga matatandang awitin na tumutukoy sa mahal na birhen bilang reyna. Unang-una na ang Salve Regina, and then Regina Celi Laetare, Alleluia. Yung kapalit ng orasyon kapag panahon ng Paskwa. At yung Ave Regina Celorum. So may mga lumang awit ang simbahan na tinutukoy at itinuturing ang mahal na birhen bilang reyna. Pero ang tanong, saan ba nagsimula yung pagpuputong ng korona? Ayon sa mga mananaliksik, no? Ang isa sa nagpasimula ng pagpuputong ng korona sa imahe ng mahal na birhen ay isang Kapuchino, si Fra Girolamo Paolucci. Noong panahong yun, nabuhay siya noong 1552 hanggang 1620 sa Calvoli da Forli sa Italia. Nangangaral siya, no? Ang mga mangangaral noon, siyempre, sila'y nangangaral sa isang lugar sa loob ng ilang itinakdang panahon. No? Sabihin natin, linggo-linggo, bumabalik siya doon para mangaral hanggang makompleto niya yung kanyang pangangaral, no? Dahil ito'y mga parang katesismo. Ang ginagawa ni Fra Girolamo, sa katapusan ng cycle ng kanyang pangangaral, may kok sila ng korona at yun yung ipinuputong sa mahal na birhen. So, parang ang koronasyon ay nagiging isang simbolo ng pagpapasalamat sa mahal na birhen. At yung kanyang mga kapatid na Kapuchino, ginaya din ito, no? Pero ito'y isang sabihin nating popular practice. Ito'y parang isang gimmick din, no? Kasi alam niyo naman, ang mga mangangaral, ang mga misyonero, no? Kahit naman hanggang ngayon, minsan ginagawa yun. Di ba yung mga summer katekisim natin minsan sa parokya, siyempre, mga bata, paano mo mapapapunta sa simbahan? Nung araw, binibigyan ng candy, estampita, no? Diba, yung lalo na sa inyo, yung mga kumaten ng katesismo nung araw, na nakakolekta sila ng estampita kasi kada attend may estampita. So meron kang parang gantimpala dun sa mga bata. Ngayon, isang konde, si Count Alessandro Sforza Pallavicino, ang sabi niya, kung kukoronahan natin ang imahe ng mahal na birhen, dapat pinipili natin para maging makahulugan yung koronasyon. So hindi para sa kanya, hindi lahat ng imahen pwede mong koronahan.
Sabi niya, ang magandang koronahan yung talagang may devotion ng mga tao, lumalapit ang mga tao, at sa pamagitan ng pagdedevotion doon sa imahen, dinidinig ng Diyos ang kanilang panalangin. At sabi niya, para masuri, para ma-examine, no? At para ma-desisyonan ng tama, kailangan merong isa sa katedral. Ito naman yung mga paring naka-assign sa Vatikano. At ang ginawa ni Conde Alessandro, nagbigay siya ng pondo para doon kukunin ang pagpapagawa sa corona. Kaya nung araw po, noong araw, ang corona galing sa Roma at ginto. Kaya naman, ang sistema noon, kapag na-approve na ng Vatican chapter na kukoronahan ang isang imahen, ipapadala yung corona, may kasamang notaryo. Yung notaryo ang magdodokumento na ipinutong ang corona. At pag ipinutong na ang corona, ito ay naka-fix. Hindi mo pwedeng tanggalin. Kasi nga, ginto. Pero sa paglipas ng panahon, dahil yung pondo ay lumiliit, hindi naman nadadagdagan, at dumami yung nag-petition para sa koronasyon, so nung hindi na kayang suportahan ng pondo, ang naging kalakaran, at ito na yung ginagawa hanggang ngayon, kung sino yung nag-petition, kayo na ang bahala sa corona. No? At ang unang nakoronahan, ayon na rin sa suggestion ni Conde Alessandro, ay yung tinatawag na Madonna de la Febre. Sa Tagalog, mahal na ina ng lagnat. Madonna of the Fever. Dahil ang kasaysayan yata ay naging instrumental yung imahen upang masawata ang isang epidemya ng lagnat. Well, nung araw minsan ang tingin sa lagnat ay sakit. Pero alam naman natin, ang lagnat ay hindi sakit kung hindi isang sintomas. Kaya kung may lagnat kayo ngayon, hindi kayo papapasukin ng simbahan. Kasi isa yon sa symptoms ng COVID-19. No? So, ito yung unang kinoronahan noong 1631. At nung sinusulat ko po yung aklat, dahil mahalagang banggitin ko yung Madonna de la Febre, naghahanap ako ng history niya. Dahil wala akong masyadong mahanap sa internet, dahil konti lang talaga yung makita mo tungkol sa kanya. At kahit yung larawan niya na malinaw, naghahanap din ako. Sumulat ako sa, kasi nasa Vatican Basilica daw, nasa sacristy daw yung imahen. So sumulat ako sa Papal Master of Ceremonies, si Monsignor Guido Marini. Ngayon siya ay isa ng bishop, no? Si Bishop Guido Marini. Ang kagandahan lang sa Vatican, no? Kahit simpleng tao ka, bibigyan nila ng panahon para sagutin yung sulat, no? At sumagot sa akin si Monsignor Marini nung panahong yon, at ang sagot niya sa akin, inirefer niya ako dun sa office na nangangalaga sa imahen, ang Fabric of St. Peter. So syempre, ang ginawa ko, nag-follow up letter ako, no? Binigay niya yung pangalan, si Bishop Vittorio Lanzani. Ang hinihiling ko lang po isang picture at history. So pwede nilang ipadala yon through email, no, or kung hard copy, mail. Nagulat ako, ang dumating, biglang may tumawag sa akin sa eskwelahan, sabi may delivery daw ako from FedEx. Sabi ko, wala naman akong ino-order. Yung pala, ang pinadala ni Bishop Lanzani ay isang libro. Ang pamagat ng libro, Full of Grace, The Crowned Madonnas of the Vatican Basilica or St. Peter's Basilica. So sabi ko, sa loob lang pala ng Vatican Basilica, sa dami ng kinoronahan, nakabuo na sila ng isang libro. At dun sa sulat sa akin ni Bishop Lanzani, sabi niya, I'm happy to give you the book, but there is another book that you should read. So binigay niya yung title pati author. So sabi ko, yun ang kagandahan ng internet, ano? Ginugel ko yung author. Nakita ko yung email. So ito yung sulat ni Bishop Lanzani.
Nakita ko yung author, may email siya, sinubukan ko mag-email, kaya lang Italian. Buti na lang may Google Translate, di ba? Google Translate, isulat mo lang yung message mo sa English, meron ng translation doon, wala na akong pakialam kung tama ba yon, kasi hindi natin alam, no? Naintindihan naman, so nag-email ako sa kanya at pinadala niya ako kaagad nung libro. True enough, mas malawak nga dahil ang pamagat ng libro, Madonna Coronate in Italia el nel mondo. So ibig sabihin, in Italy and in the world. Kaya nga lang, Italian yung libro, no? Ang nalungkot ako, walang nakasulat sa Pilipinas. Sabi ko, siguro hindi niya, o baka wala siyang nahanap na reference para sa Pilipinas. Kasi may mga iba-ibang bansa. Pero sa Pilipinas, wala. So lalo akong na-inspire para talagang tapusin ko yung libro ko na Salve Regina. At malaki ang naitulong nitong dalawang aklat, no? Na ito para mabuo ko yung aklat na Salve Regina. Dahil sa ginawa ni Conde Alessandro, naging formal ngayon yung pagkokorona. At nagkaroon ng isang ritual. Kasi nung panahon naman ni Fra Girolamo, wala naman siyang ritual. Kung meron mang ritual, personal yon, private. No? Pero nagkaroon ngayon ng ritual na ginawa ng Vatican chapter. At isa doon sa bahagi ng ritual, pasalamatan ng benefactor. Eh, sino ba yung benefactor? Eh, si Conde Alessandro. Kaya part of the ritual dati, may panalangin para kay Conde Alessandro as the benefactor. Then later on, naipasok ito sa Pontificale Romanum, nandun sa bandang huli. At ito yung sinusunod nila hanggang nagkaroon ng renewal ng liturgy noong 1960s. Ano yung requisite? Ano yung kondisyon para koronahan noong araw? Tatlo. Una, antiquity of the image. Antigo na yung imahin, matanda na. Pangalawa, devotion lasting through time. May pamimintuho sa imahen sa loob ng mahabang panahon. At pangatlo, prodigiousness as attested by miracles. Mga hindi karaniwang pangyayari, no? Mga kababalaghan, sabihin natin, no? Na maituturing na himala. So tatlo ang kailangang mapatunayan para payagan ng Roma na putungan ng corona. At this point siguro, at dahil lumaganap na yung practice ng episcopal coronation, magandang linawin natin yung mga terminolohiya na ginagamit natin. Kasi noong araw, ang ginagamit lamang madalas ay yung canonical coronation. At kapag sinabi mong canonical, ito yung pinayagan ng Santo Papa sa Roma. Pero, sa pagsasaliksik ko din, dito sa Pilipinas, may mga nangyaring koronasyon dati na tinawag na canonical, pero sa pagsusuri, walang lumabas na dekreto galing sa Roma, kaya hindi mo masasabing ito'y galing sa kapangyarihan ng Santo Papa. Ngayon, kumonsulta ako sa isang canon lawyer, sabi ko, in simple terms, ano ba ang ibig sabihin ng canonical? At ang sabi nung kaibigan kong canon lawyer, governed by church laws. So sa puntong ito, kung ang koronasyon ay pinayagan ng obispo, pwede mong tawaging canonical. Dahil ang obispo ay isang church authority. Kung ito'y pinayagan ng Roma sa ngalan ng Santo Papa, canonical din ang tawag dahil ito'y isa ding church authority. So, in short, ang canonical ay mas malawak na terminolohiya na pwede mong gamitin dun sa dalawa.
Pero kung gusto nating tukuyin kung sino ang nagbigay, sinong kapangyarihan ang nagbigay ng karapatan o kapangyarihan para koronahan ang isang imahe ng Mahal na Birhen, mas magandang gamitin ang mga terminolohiyang pontifical o pontificia o pontifical para tukuyin ang galing sa Roma, at episcopal o sa Spain ang tawag nila ay diocesana, no, dahil diocesan level, para sa pinayagan ng obispo. At sa inyong parokya, ang inyong pinagsusumikapan ngayon ay pagtibayin ang inyong petisyon para sa episcopal coronation ng inyong mahal na patrona. So, episcopal at pontifical coronation. Para lubos po nating maunawaan, magandang malaman natin yung batas na sinusunod. Lumabas po ito noong 1973. No, matapos nilang ma-revise ang mga liturgical books, dumating na yung panahon na yung ibang practices, nagkaroon din ng revision. At ito po yung sinusunod hanggang ngayon. So, ang tawag sa norms ay Pluries Decursu Temporis on Crowning Images of the Virgin Mary. Ano yung sinasabi doon? Una, imahen lamang ng Mahal na Birhen ang pwedeng koronahan. Ngayon siguro po, dahil ngayon, alam nyo naman, dahil sa Facebook, walang balita na hindi madaling malaman, no? Bago habang tayo nasa pandemya, may alam natin na siguro narinig niyo na ito, may inannounce na merong episcopal coronation sa San Jose ng Las Piñas si Tata Joseph, no? Tapos later on nag-announce din ang National Shrine of St. Joseph sa Mandaue, no? At maging doon sa aming diocese sa Baras, yung isang matandang parokya na San Jose din ang patron. Pero hindi po natuloy yung mga koronasyon. Bakit? Dahil nung nag-confirm sila sa Roma, no? Ang sagot ng congregation ay only images of the Virgin Mary can be crowned. So kaya po hindi natuloy. So ibig sabihin, yun pa rin yung umiiral na batas sa simbahan. At sinasabi din dito, kung ang imahe ng Mahal na Birhen ay may kalong na Santo Niño, na Niño Jesus, ang una mong kukoronahan ay yung Niño Jesus bago ang Mahal na Birhen. Bakit? Dahil ang pagkorona mo sa Mahal na Birhen ay nakasalalay dun sa kanyang sanggol na kalong. Ang pagkareyna ni Maria ay nakasalalay at nakaugat sa pagkahari ni Jesus. Kung hindi dahil kay Jesus, walang saysay ang kanyang pagiging reyna. Kaya yun po yung patakaran. Ano? Ang una mong kokoronahan ay ang Niño Jesus kung may kalong yung imahe ng Mahal na Birhen. Pangalawa, ang sinabi din dun sa norms, the right for crowning an image venerated in a particular place must as a rule be conducted by the bishop of that place. So ito po din yung tinatawag na episcopal coronation. The crown used must be gracefully made and have the beauty of a noble simplicity and genuine art. No? Hindi sinabing kailangan ginto. Pero ang kailangan, gracefully made, have the beauty of noble simplicity and genuine art. No? Ngayon dito, tinukoy din nila yung isang klase ng koronasyon. Ang sabi doon, for crowning an image nomine et autoritate summi pontificis in the name and by the authority of the Supreme Pontiff, no? Sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa, ito dapat ay ginagawa ng isang papal legate, ibig sabihin siya yung inassign ng Roma para magkorona. At ngayon po ang kalakaran, kung sino yung bishop ng diocese, siya yung official papal legate. Ngayon, kung gusto niyang i-delegate yun sa iba, at usually ang ini-invite ay ang nuncio, dahil siya ang representative ng Santo Papa,
So pwede naman na ganun ang gawin, no? Pero ang imaheng ko koronahan ay dapat, sabi dito, having truly special significance for the church or for some nation or region. So ibig sabihin yung devotion ay laganap. Hindi lang dun sa parokya, hindi lang sa diocese, kung hindi sa labas ng diocese. Upang makoronahan sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa. So ito po yung nakalagay dun sa dokumento. Ano yung mga dapat isubmit sa Roma? Petition ng obispo, yun po yung unang-una. O kaya conference of bishops, depending on whether the image is involved, is venerated in a diocese, region, or nation. Although in most cases, yung bishop po yung kailangan may petition. Brief historical summary about the image itself and the people's devotion in its regard. Ecclesiastical or civil proceedings request list of signatures to accompany the petition and serve as evidence of the will of the Christian people. At ngayon po, meron na ring updated na order of crowning an image of the Virgin Mary. So ito na po yung sinusunod ngayon. At dito, may paalala din sila, no? Inulit nila yung responsibility ng obispo ng diocese, whether episcopal yan or pontifical. Pag episcopal, ibig sabihin kailangang pinayagan niya. Kung pontifical, kailangang in-endorse niya. Siya ang gagawa ng petisyon sa Roma pagkatapos mag-submit ng parokya o ng shrine. At pangalawa, inulit din yung kahalagahan ng malaganap na debosyon sa mahal na Birhen, na ito'y salamin ng kanyang pagiging ina para sa ating lahat. Pinaalala din dito na yung koronang gagamitin ay hindi dapat maging isang eskandalo. Ibig sabihin, taliwas dun sa kalagayan ng community. Kasi kung yung community ay hindi naman mayamang community, at yung corona mo, kumbaga, hindi kayang i-support ng community. So, hindi dapat ganun, no? Kasi sabi nga nila, aanihin mo yung milyong-milyong corona kung doon naman sa parokyang yon, marami ang nagugutom at naghihirap. Hindi ba mas gugustuhin ng mahal na Birhen na ibigay mo na lang doon sa mga nangangailangan yung ginastos mo para sa kanyang corona? So ito yung pinapaalala dito, na sa koronasyon, yung corona sana hindi maging, yung halaga ng corona hindi maging taliwas doon sa kalagayan ng pamayan ng Kristiyano kung saan nandoon ang mahal na Birhen ng at ang kanyang imahen. Sa petisyon ninyo, whether episcopal or pontifical, ang mahalaga po ay maipakita natin sa salita at mga larawan ang masidhing debosyon sa mahal na Birhen. Tingnan natin yung isa sa requisite, antiquity. Ang Birhen de la Paz ba ay papasa? Nung sinulat ko yung Morena Graciosa, ang isang ginamit ko doon, binanggit ko doon na tungkol sa parokya ng, sa inyong parokya, yung katandaan ng kapilya, na sa ngayon, ang katibayan natin ay yung luma ninyong kampana. Dating back to 1870. Kundi ako nagkakamali, ang larawang ito ay galing ba kay GA Madrid, no? Taga rito ba si GA? Kaya lang nasa abroad yata, tama, no? Nung panahong yun, pinadala sa akin to ni GA, no? At ang mahalaga po dito yung nakasulat sa kampana. Ano nakasulat doon? Panawagan nami pakinggan o Birhen ng Kapayapaan. Anyo de 1870. So ibig sabihin, dahil may lumang kampana, may kapilya nang nakatayo. So ibig sabihin, yung kapilya ng Birhen de la Paz, maaring mas matanda pa sa 1870, kasi hindi naman unang ipinupundar sa kapilya yung kampana.
usually, yan yung mga sumusunod. Pero hindi ko alam kung meron pa kayong mas matandang record kung ano talaga yung edad. Pero at least 1870, masasabi natin, umiiral na ang Birhen de la Paz na kapilya. Alam niyo namang kapilya kayo nung araw, ano? Pero ito yung hindi natin dapat kalimutan. Ang kahalagahan ng ating pambansang bayani, no? Dahil doon po sa isinulat ko ng Morena Graciosa, binanggit, may isang bahagi ako doon, si Jose Rizal at ang Birhen ng Antipolo. Dahil siya mismo, nagpatotoo siya sa kanyang diary. Ang una niyang sinulat, sabi niya, maaring hindi ko nakita ang liwanag ng daigdig kung hindi ako ipinangako ng aking ina sa Birhen ng Antipolo. Kaya nung siya, kundi ako nagkamali, 9 years old, ang pangako kasi ng nanay niya, maisilang lamang siya ng ligtas, dadalhin siya sa Birhen ng Antipolo. So apparently, parang difficult pregnancy, no? E naipanganak siya. Isinilang siya sa maliwanag. So tinupad ito nung kanyang tatay, nung dadalawin nila yung kapatid niya, isang kapatid niyang babae sa Maynila na nag-aaral, dumaan sila ng Antipolo. Alam natin nung panahong yon, ang isang paraan para pumunta sa Antipolo, punta ka sa Laguna, Dibay, yung parang, hindi naman barko yun, ano, pero hindi din naman siya bangka. Tapos somewhere in Rizal, maglalan ka, travel by land, hanggang makarating ka ng Antipolo. So sabi niya doon, tinupad nila ito noong siya'y 9 years old, kundi ako nagkakamali. At meron siyang souvenir, no? Hindi ko lang naisama sa aking slides, pero nahanap ko yung sa isang lumang magazine, Santo Rosario Magazine. Kasi isang souvenir ng Antipolo, yung mga pinamimigay, binibenta doon na marang estampita. So apparently, yung maliit na larawan, nilagay niya sa kanyang maleta. At yun yung bit-bit niya sa kanyang mga pagbabiyahe. Later on, nilagay yun sa isang album daw, no? Sabi ni Professor Ambet Ocampo. Pero ito po yung isang mahalagang patotoo ng katandaan din ng debosyon sa inyong mahal na patrona. Isinulat ni Rizal sa kanyang diary, "Parece que presente que no volviera ya más. Así es que acudí con mucha frecuencia y tristeza a la Capilla de la Virgen de la Paz." Isinulat niya ito noong 1878. So apparently, noong medyo may edad na siya, noong siguro mga nung binata na siya, binabalikan niya yung kanyang pagkabata at isinusulat niya doon yung kanyang karanasan. At ang isang karanasan niya ay nung nandito siya sa Biñan. Ang sabi niya dito, at ito naman yung English translation, "It seems that I had a premonition that I would not be back. So I went often to the chapel of Our Lady of Peace." So sa madaling sabi, tuwing siya'y parang nababagabag o parang may pag-alala sa kanyang puso, ang takbuhan niya ay ang kapilya ng Birhen de la Paz. So ito yung isa niyong pwedeng bigyan ng pansin sa kasaysayan ng inyong mahal na Birhen, ng ating pambansang bayani, ay may debosyon sa Birhen de la Paz. Hindi lang sa Antipolo, kundi dito, no? At siguro, ito yung isang mahalagang pansinin natin. Sa noli me tangere, alam naman natin na yung mga karanasan, yung mga lugar na ginamit ni Rizal tulad ng isang may akda ay mga karanasan at mga karakter na familiar sa kanyang karanasan sa buhay. Hindi ko alam kung sa pagbabasa nyo ng Noli Me Tangere ay tumimo sa inyong isipan at puso na ang ginamit na lumalabas na parang segunda patrona ng bayan ng San Diego ay ang Birhen de la Paz. Sa Noli Me Tangere, binanggit din ni Rizal ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ang Birhen ng Antipolo. Meron itong malaking painting sa bahay ni Kapitan Tiago.
At yung painting ay parang ang Birhen ng Antipolo ay nagpanggap na isang pulubi na dumalaw doon sa isang matanda, no? Pero doon sa kanyang chapter na mga sulat, so kabanata 28 at yung ang umaga, actually iba-iba yung translation. Yung kabanata 30 sa ibang translation parang piyesta yata o bisperas ang pamagat. Hindi ko maalala yung iba. Pero ang striking sa akin doon, ang pamagat ng Birheng ipinoprosesyon ay Birhen de la Paz. Kaya para sa akin, ito'y salamin, ito'y alingaw-ngaw ng karanasan niya dito sa Binyan. Hindi niya sinabing Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Dahil siguro, nung panahong yon, pag sinabi mong Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, nasa Antipolo lang yan. Pero, yung Birhen de la Paz, so may matanggal ng debosyon. So ang tanong siguro ngayon ito ba'y napapanatili ng mga taga de la Paz? Sana yung inspirasyon ni Rizal ay magbunsod sa atin para bagamat tayo isang tahimik na parokya, no? Isang maliit na parokya, hindi kayo matandang simbahan tulad ng San Isidro, pero ito'y kanlungan ng debosyon sa Birhen de la Paz. At kung titingnan natin yung halimbawa ni Rizal, ba't kayo tatakbo sa Birhen de la Paz? Kung ako'y nababagabag, kung ako'y parang hindi mapakali, hindi matahimik, kailangan ko ng kapayapaan. Birhen de la Paz. Kaya nga, yun yung panawagan din doon sa kampana, di ba? 1887. No limit angere. So ano ngayon yung mga kailangan, ano? Comprehensive history ng image at ng devotion. Well, nilagay ko dito in English kasi ang assumption kung isasubmit mo sa Roma, syempre dapat lahat English. Bagamat pwede kayo mag-submit ng mga Tagalog documents lalo na sa Roma, no? Ang mahalaga, meron kayong parang summary ng mga history, etc. na nasa Ingles. Scan copies ng archival documents kung meron, ano? About the church, the image, old novena versions in Spanish and Tagalog. Photocopies of articles featuring Our Lady. If any, no? Ignore niyo yung angels kasi ginawa ko to sa isang parokya din. Sample copies of actual prayers of petition and thanksgiving. So ito yung testimonies, no? Kasi mahalagang may katibayan yung pamimintuho. Kaya mahalaga na sana na isusulat yung petition sa Mahal na Birhen at yung papasalamat din. Expressions of support. Pwedeng may resolution ng barangay o municipal council. Letters in support of the petition from former parish priests, parishes of the vicariate, addressed to the bishop. Signatures in support of the petition. Alam ko po para nagkaroon na rin kayo ng signature campaign. Ang mahalaga lang, alam sana nung pumipirma kung ano yung pinipirmahan niya, no? Ito'y petition para sa koronasyon, no? At pag koronasyon, so ano yung ibig sabihin, no? Minsan kasi ang unang tanong sa inyo pag may signature campaign, may bayad ba ito? So wala namang bayad yun. No? Pero alam nyo, lalo na kung ito ay petition para sa pontifical coronation, ang lagi kong sinasabi, sa munting lagda mo, yan na yung ambag mo para patunayan ang malaganap na debosyon sa imaheng ito ng Mahal na Birhen. Ito yung simpleng paraan para sa deboto na maging bahagi ng petition, whether that's episcopal or pontifical. Kaya mas maganda, alam nila yung pinipirmahan sana nila. At mahalaga po yung photographic documentation kasi, di ba, sabi nga nila, a picture speaks a thousand words.
At ngayon, no, napakahalaga na maipakita rin natin na sa kabila ng pandemyang pinagdaraanan, paano natin na na-sustain yung pamiminturo? Karamihan online. So, magpakita tayo ng mga documentation ng ating mga online. So, magpiprint kayo ng mga screenshots, etc. So, ang mahalaga ay maipakita natin yung iba't ibang anyo ng pamiminturo sa Mahal na Birhen. At siguro mahalaga before and after the pandemic or during the pandemic. So yan po yung mga pwede nating isama, no? Bagamat syempre nga nalilimitahan tayo ng pandemya. At syempre ang pinakamahalaga yung petition letter ng parokya. Ito yung parang cover letter na kasama ng lahat ng dokumentong isasubmit ninyo. Sa pontifical coronation, bukod sa sulat ng parokya sa obispo, ang mahalaga ang sulat ng obispo sa Roma. Kasi ito yung pinaka-cover letter na magpapatunay na pinapatunayan, sinusuportahan ng obispo yung petition para sa pontifical coronation. Sa episcopal, hanggang sa obispo lang kasi siya. Kaya ang mahalaga yung sulat ng parokya. Na in a way, isasummarize nyo yung dahilan bakit nyo pinipetisyon ang episcopal coronation ng inyong mahal na patrona. At alam ko po, ito naman ay na-post na sa inyong Facebook page, no, na sumulat na kayo sa obispo at binigyan na kayo more or less ng guide ano yung hinihinging mga dokumento. No, at ito po yung ating pagsusumikapang tipunin at buuin upang maisubmit sa ating mahal na obispo. Ito po yung mga sample ng mga documentation. Pero ito po sa pontifical. Pero sabi ko nga kay BJ kanina, yung sinasubmit sa pontifical at episcopal, halos pareho lang yan. Ang kaibahan lang, sa pontifical nga, kailangan i-endorse ng obispo sa Roma. Pero all the other documents, pareho lang. Kasi yung criteria, halos pareho lang naman, no? So maganda po, may ibibigay din kayo mga sample ng mga nobena, no, etc. At hatiin nyo sa iba-ibang volume yung mga dokumento para hindi masyadong makapal. Kasi mahirap din na pag masyadong makapal. So pwede nyong hati-hatiin sa ibang volume. So ito po yung sinubmit namin sa aming obispo, yung aming petition for pontifical coronation. Ito naman yung sinubmit nung Our Lady of Mercy sa Novaliches, no? At tinulungan ko din silang condition, ano, para sa magtatrabaho, bakunado. Di ba? Yun naman ang kailangan. Kasi kahit saan kayo pumunta, pasok ka sa mall, ang hahanapin, vaccination card. Bukod sa QR code, vaccination card. Ito naman yung sa pakil, no, yung sinubmit nila. At ito naman yung committee, no, nag-meeting din kami noong December 2020, no, inanyayahan nila ako doon para ayusin nila, pakita yung kanilang inihanda, no. At natutuwa ako na itong dalawang ito, Novaliches at Pakil, na-approve na po last year pa. At nakoronahan na yung isa, yung Novaliches, noong September last year. Ang Our Lady of Turumba, iniintay na maging okay na ang lahat dahil sa dami ng debotong pupunta, mas maganda na yung sitwasyon natin. So hopefully sooner, no? Hopefully sooner. Ito naman po yung isa sa huli kong tinulungan, ang Our Lady of the Rosary of Sapao, Birhen de Sapao sa Cardona, Rizal, no? Nakasubmit na po sa Vatican, iniintay na lamang yung sagot, yung approval. Nasubmit po nila ito noong November last year, usually 3 months ang tinatagal, pero syempre depende din sa Roma, no? So hopefully may dumating na sagot anytime soon. Ulitin ko po, it is important to show in words and pictures the fervent devotion and lively devotion
to the Blessed Virgin Mary. Ito po yung ginawa ko lang sa Facebook page ng inyong parokya. Ito yung isa sa mga lumang picture yata nung Mahal na Birhen bago siya na-restore, no? So siguro sa puntong ito, gusto niyong malaman, ano-ano na ba yung mga koronadang imahen ng Mahal na Birhen sa Pilipinas? So, tingnan po natin. Unahin po natin yung pontifically crowned. Ibig sabihin yung kinoronahan sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa. Ang unang-una po ay ang Mahal na Birhen ng Lanaval sa Santo Domingo Church, 1907. Sumunod, Mahal na Birhen ng Peña Francia sa Naga. Isang trivia, ang dokumento, yung nakalagay po diyang decree, 1920. Kailan siya kinoronahan? 1924, 4 years. Wala ko nakitang dahilan, pero ang isang posibleng dahilan, sede bakante ang Nueva Cáceres nung panahong yon, dahil yung nagpetisyon na obispo na assign na sa ibang lugar, at wala pang bagong obispo. Pero nung kinoronahan siya, wala pa ring obispo, meron lang apostolic administrator. Eventually naging obispo naman yung administrator. So pero sinasabi ng iba, baka yun yung dahilan kung bakit na-delay yung coronation. Kasi nga ang usually delegated, yung obispo ang magko-corona. Ang sabi ko sa mga taga-Pakil, ang Peña Francia 4 na taon ang inintay bago makoronahan. Sabi ko, sana po huwag abuti ng 4 years. Sana gumanda na ang ating sitwasyon. Santo Rosario de Manawag, 1926. So on the same year, November, ang Mahal na Birhen ng Antipolo. Finally, bago lumabas yung libro kong Koronadas, nahanap nila sa chancery yung reproduction ng decree ng Birhen ng Antipolo, no? Bagamat ito yung Spanish version, no? Ang Birhen ng Kaisasay sa Taal, Batangas. At ang nagkorona mismo yung apostolic, yung papal legate for the Marian year closing, si Fernando Cardinal Quiroga, ang arsobispo ng Santiago de Compostela sa Espanya. Nuestra Señora de Guía, ang pinakamatandang imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas, no? 1955. Unfortunately, hanggang ngayon wala pa po ako nakitang kopya ng decree, kaya ang nilagay ko dito ay yung picture nung siya kinoronahan dahil may nakuha akong picture. So at least yung picture ay isang patotoo na naganap ang koronasyon ng Mahal na Birhen ng Diguilla. Pero sabi ko nga sa Mahal na Birhen, sana po'y lumabas na yung kopya ng inyong decree. Kasi siya lang ang walang decree dun sa aking bagong librong Koronadas. 1956, Nuestra Señora Caridad de Bantay sa Ilocos. Birhen de los Remedios sa Pampanga. Ang kaisa-isang koronada sa Archdiocese ng Pampanga, San Fernando. Mahal na Birhen ng Biglang Awa sa Buwak, Marinduque, 1958. Nuestra Señora del Santo Rosario de Urani sa Bataan, 1959. Our Lady of Namakpakan sa Luna, La Union, 1959. Ang kaisa-isang koronada sa Mindanao, Nuestra Señora del Pilar de Zamboanga. Kung napunta na po kayo sa Zamboanga, dun sa fourth pilar, nandun po yung imahe niya sa labas. So ito po yung imahe ng Mahal na Birhen na nasa labas ng simbahan. Actually, wala siyang simbahan. It's a fort. Para siyang Fort Santiago. Pero dahil naging outside chapel na siya, sinarado na nila yung pintuan, ginawa na yung parang altar, at naging outside chapel. Ang isang unique na characteristic nung shrine, kahit mga Muslim nagpupunta dito at nagbibigay pugay sa Mahal na Birhen. Dahil sa Muslim naman, sa Quran,
kinikilala si Mariam, no, ang ina ng propetang si Jesus, no? Kaya may paggalang din sa mahal na birhen ng mga Muslim, no? La Virgen Divina Pastora sa Gapano e Baisiha, 1954. So, makita nyo, nag-iba na yung itsura ng decree. Ito ngayon yung tinatawag talagang papal bull dahil meron nung red seal o yung parang tata, no? Nandun sa baba. Kasi yun ang ibig sabihin ng bula, parang red seal, no? Nuestra Señora de Salvación sa Tiwi Albay, Horoan Tiwi Albay, 1976. Nuestra Señora de Candelaria de Haro, 1981. At ito po ang kaisa-isang imahe ng mahal na birhen na kinoronahan mismo ng Santo Papa, Pope John Paul II. At ang kwento, no, kung napunta na kayo ng Iloilo, dun sa Haro Cathedral, nasa labas po siya. Galing siya dun sa isang altar dun sa pediment ng simbahan. Ang kwento, binaba siya, no, at hinanda siya para sa koronasyon. Hindi na siya kasya, no, ibabalik. So apparently, lumalaki yung imahen. Yun ang paniwala nila. Well, yung imahen po ay yari sa bato. Sabi nung iba, baka batong buhay. Kaya lumalaki, no? Kasi ang kwento din nila, yung damit na hinubad, pag sinuot mo uli, hindi na kasya. Medyo maliit na. No? Nuestra Señora de Peña Francia de Manila. No? Galing po ako dito kaninang umaga para dumalaw doon sa kaibigan kong parish priest, no? La Immaculada Concepcion de Malabon sa Concepcion Malabon, 1986. Nuestra Señora de los Desamparados, Santa Ana, Manila, 1991. Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian, kung di ako nagkakamali, kapistahan niya ngayon, ito yung lumang kapistahan, 1991, no? Santissimo Rosario de Ubanon sa Visayas, sa Katbalogan, sa Kalbayog pala, no? 1995. Nuestra Señora de la Consolacion sa San Agustin Church, year 2000. So makita nyo po, nagbago na yung decree, no? Ito dati yung katulad ng ibang papal bull, pero ngayon ito na po yung dumadating galing ng Roma. Simpleng dekreto mula sa kongregasyon. Nuestra Señora del Buen Suceso sa Parañaque, Our Lady of the Abandon sa Marikina City, Nuestra Señora de Guadalupe de Cebu sa Cebu City, de la Immaculada Concepcion de Pasig, Immaculada Concepcion de Malolos, so 2012, Señora de Candelaria de Paracale sa Camarines, no? Nuestra Señora del Pilar de Imus sa Cavite. Nuestra Señora del Pilar de Libmanan, no, sa Camarines. Nuestra Señora de Aranzazu sa San Mateo Rizal sa aming diocesis. Nuestra Señora del Pilar de Santa Cruz sa Santa Cruz, Manila. Ito na yung Year of Coronation, 2018. Virgen Milagrosa de Badoc. Mary Help of Christians ng Lingayen Dagupan. Nuestra Señora del Pilar de Morong. Virgen Soledad de Portabaga sa Imus. Ang Mahal na Ina ng Kaliwanagan sa Kainta. Susunod na slides, huwag kayo mag-alala, hindi si Catriona Gray, no? Ito yung kaisa-isang kinoronahan noong 2019, ang Birhen de la Rosa sa Poblacion, Makati. After her, wala pa pong naganap na koronasyon. Bago lumaganap ang pandemya, nakoronahan ang La Purissima Concepcion de Santa Maria sa Bulacan.
Pero nung panahong ito, medyo nagfe-face mask na po yung mga tao. Medyo may konti ng distancing, no? Pero hindi pa ganun kahigpit. Supposedly, kokoronahan po sa taong ding ito yung Birhen ng Dolores sa Quezon. March 25, 2020. Pero dahil nga nag-lockdown, hindi natuloy. Pero during the pandemic, at ito po ay hindi na nila masyadong in-announce, no? In-announce na lang nila bago yung koronasyon. Pero ano siya, limitado lang yung naka-attend, ang Our Lady of Mount Carmel sa New Manila. Pero during the pandemic, may koronasyon pong naganap sa Diocese of Cubao. At 1 week after, at ito po ay nakadalo naman ako nung ginawa yung koronasyon, ang Our Lady of Lourdes sa Retiro sa Quezon City, sa National Shrine of Our Lady of Lourdes. And then the following year, 2021, bago uli mag-lockdown, kundi ako nagkakamali, no? Kasi nag-lockdown na naman tayo ng 2021, nakoronahan na rin sa wakas ang Nuestra Señora de los Dolores ng Dolores Quezon. So 1 year din yung inintay nila para maituloy yung koronasyon dahil nga sa pandemya. And then, nung June last year, nakoronahan ng Mater Dolorosa sa Capas, Tarlac. So ito po yung pangalawang koronasyon ni Papal Nuncio Archbishop Charles John Brown, no? At ang pangatlo niyang kinoronahan last year ang Our Lady of Mercy of Novaliches sa Novaliches, Quezon City. Ngayon, dahil nag-announce na po ang Mary Help of Christians National Shrine sa Parañaque, siya na po yung susunod sa pagkakasunod-sunod ng koronasyon dahil ang date ay May 24, 2022. At susunod, well, dahil wala pang date, nasa listahan ang Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. So, kung sakasakali, ito po yung kauna-unahang pontifical coronation sa inyong diocese. Kaya talagang yung paghahanda ay maingat, no? At talagang masigasig. So, ilan na po ang nakoronahan sa ngalan ng Santo Papa? Sa loob ng mahabang panahon, 1907 to 2021, 47. Ang pinakamarami ay kay Pope Francis, 17 and counting. Kasi nga, may mga petition pang na nasa Roma na, naginiintay na lamang ang approval. Tulad ng Our Lady of the Rosary, Birhen de Sapao ng Cardona Rizal. So ito po yung pending. Sa nalalaman ko, kasi hindi ko alam kung meron pang ibang shrine na nag-submit ng petition. Pero syempre, siguro gusto nyo rin malaman, ano naman yung mga episcopally crowned Marian images? Ito po medyo mahirap sa leksikin kasi lalo na yung mga naganap nung araw, walang masyadong documentation. Pero so far, base sa mga nakita kong documentation, lumalabas na sa inyong diocese, merong tatlo. Ang una, according dun sa pagkakasunod-sunod, yung Our Lady of Guadalupe sa Pagsanghan, Laguna. 1947. Pero dahil may naganap ding koronasyon noong 2012, so kailangan i-verify pa natin, ano? Kung paano i-distinguish yung dalawang koronasyon. Ito naman yung 300 years arrival ng Nuestra Señora de la O. Apparently, may naganap na koronasyon. At merong souvenir program yung koronasyon. So, we have to establish. Pero so far, parang pwedeng i-consider na episcopal. At maging ang Birhen ng Dolores sa Pakil, no, ang Birhen ng Turumba, kinoronahan din noong 1953. At meron ding palatuntunan nung yung panahong yun. So, may documentation, no? And then, 1960, yung Our Lady of Ubanon, no, Santo Rosario. Sa Iloilo, Our Lady of the Rosary, dun sa San Jose de Placer. At ang nakalagta dito sa decree ay si Apostolic Administrator Bishop Jaime Sin. So, hindi pa siya cardinal. Pero ang nagkorona, ang cardinal ng Cebu, si Julio Cardinal Rosales. Ang Nuestra Señora de Caridad de Agoo, no?
sa La Union. Nuestra Señora de la Visitación de Gibang, no? Sa diocese ng Ilagan, kundi ako nagkakamali, no? 1973. Ang Birhen ng Portabaga sa Cavite na koronahan din noong 1978. Pero ngayon, ito'y kinuturing ng Episcopal Coronation. Ang Birhen de Badoc, 1980. Nuestra Señora del Santo Rosario sa Cavite, Rosario Cavite, 1995. Nuestra Señora de la Asunción, ang Birheng nakatayo. Kasi dalawa po yung Birhen nilang Asunción. Isang nakatayo, yung nasa retablo, isang nakaupo, yung pinoprosesyon pag piyesta. So ang kinoronahan, yung mas matandang imahe ng Birheng nakatayo, 1997. Apparently, ito pong mga koronasyong binanggit ko, wala pang mahanap na kopya ng decree. Kasi nga, baka hindi nila naisip noon na kailangan ng dekreto. Basta mahalaga, pinayagan ng obispo. Our Lady of the Abandon sa Marikina City. So, ito po yung decree niya na nasa isang souvenir program. Immaculada Concepcion sa Dasmariñas, Cavite. Nuestra Señora Immaculada Concepcion de Salambao sa Ubando. So, ito po may decree siya. Our Lady of the Rosary of Fatima sa Binakayan, Cavite. Si Bishop Luis Tagli ang nagbigay ng dekreto noon. Nuestra Señora Remedios de Labangon sa Labangon, Cebu. Our Lady of Guadalupe sa Olongapo City. Nuestra Señora de Los Angeles sa Atimonan, Quezon. Our Lady of Light sa Kainta, yung aming parokya noong 2012. Inapoon ba to sa Botolan, Zambales? Nuestra Señora de Santo Rosario de Malabon sa Barangay Santo Rosario Barangay Dampalit, Malabon, no? 2013. Our Lady of Aransasub sa San Mateo, so bago siya nagpontifical, nag-episcopal siya. Virgen de las Flores de Pasig. Our Lady of the Pilar, Libmanan. So bago siya nagpontifical, nagkaroon muna siya ng Episcopal Coronation. Santo Rosario de Pasig. Immaculada Concepcion de Santa Maria Isabela. Our Lady of Fatima of Marikina. Our Lady of Lourdes, Punta Princesa, Cebu. Our Lady of Mount Carmel, National Shrine sa New Manila. Our Lady of Fatima, National Shrine, Valenzuela City. Nuestra Señora de Soledad de Manila sa Kamba, Manila. Nuestra Señora del Pilar de Morong sa Bataan. La Purísima Concepción de Santa Maria, Santa Maria Bulacan. So mapunan niyo po yung iba dito nakoronahan na pontifically, no? Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura sa Lubok, Bohol. Nuestra Señora de la Asunción de Maasin sa Maasin, Leyte. Mater Dolorosa of Capas, Tarlac. So ito po yung nag-pontifical coronation na rin last year. Mary Help of Christians sa Balimbing, Buwak, Marinduque, 2018. Our Lady of the Rosary, Cardona, Rizal, 2018. So ito na naman yung year of coronations, no? Our Lady of the Pilar sa Pilar, Sorsogon. La Immaculada Concepcion sa Immaculate Conception Basilica sa Batangas, yung tinatawag na La Batangueña, no? 2018. Our Lady of Maria Immaculada de Salawag sa Dasmariñas, Cavite. Our Lady of the Poor, Western Bicutan, Taguig City. So ito po yung huling kinoronahan noong 2018 sa Episcopal Coronation. And then 2019, Nuestra Señora de Candelaria de Silang sa Silang, Cavite. Nuestra Señora de los Dolores sa Dolores, Quezon. So bago siya nagpontifical, nagkaroon siya ng Episcopal. Ang kinoronahan po yung replica
na ito yung iginagala sa mga iba't ibang bayan. Pero sa pontifical ang kinororahan yung original po na nasa altar. Our Lady of Mount Carmel, Pulong Buhangin, Bulacan. Nuestra Señora de las Mercedes, Catbalogan, Samar. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Hagonoy, Bulacan. La Purísima Concepción, Pequeña, Naga City. Pequeña kasi maliit lang po yung imahen, no? Nuestra Señora de la Merced, Tarlac City, Tarlac. Our Lady of the Rosary, Amaya Tanza, Cavite. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Pamisarawan sa San Antonio, Zambales. Patrocinio de Maria Bolhoon, Cebu. Ina ng kagalingan ng may sakit, San Isidro, Bangbang, Bulacan, Bulacan. Nuestra Señora de las Flores, Bukawe, Bulacan. Nuestra Señora de la Asunción, Bulacan, Bulacan. Purísima Concepción, St. Augustine, Baliwag, Bulacan. Ito din po yung so far kaisa-isang imahe na nasa labas ng simbahan. Ito po ay rebulto na yari sa bato ng Mahal na Birhen ng Purísima Concepción na nasa patio ng simbahan. Pero meron siyang parang ano doon, altar, no? Nandun siya. At doon po siya kinurunahan sa labas ng simbahan. Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva sa Santo Tomas La Union. Nuestra Señora de Soledad de Maquinaya sa Olongapo City sa Barangay Barreto. Ito po yung dating pangalan ng Barangay Barreto, Maquinaya, no? At ang nagdala ng debosyon ay mga taga Cavite, kaya yung Portabaga ang kanilang patrona, dinala nila doon sa barangay, doon sila nanirahan, no? Pero para ma-distinguish, imbis na Soledad de Portabaga, Soledad de Maquinaya, no? Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Olongapo sa Olongapo City. Nuestra Señora del Santísimo Rosario La Naval de San Marcelino. So, doon din po sa Zambales ito. La Immaculada Concepción de la Virgen María, Cebu Metropolitan Cathedral. So, ito po last December lang, no? At ito po yung so far huling na koronahan episcopally, Nuestra Señora del Carmen La Limpia sa Recoletos, Cebu City, no? Ito isang parokya na pinamamahalaan ng mga paring Recoleto. So ilan na po so far kung lahat ito ay verified na episcopal coronation? 62. Mula sa 10 ecclesiastical provinces, 26 na archdioceses at dioceses. 52 sa Luzon, 10 sa Visayas. So siguro ang magandang pagnilaya natin ay ano yung kahalagahan ng pagpuputong ng corona sa Mahal na Birhen. At isang napakagandang simpleng explanation ay yung sinabi ni Archbishop Michael O'Doherty nung kinurunahan ng Birhen ng Antipolo. Doon sa kanyang mensahe ang sabi niya, "When the virgin brow of Mary Most Holy receives the pontifical crown, the greatest and most ardent desires of the Filipino people, centered in the veneration and love of the Heavenly Queen, are crowned at the same time." Para sa atin, pinipetisyon natin, hinihiling natin na koronahan yung imahe ng Mahal na Birhen bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapasalamat sa Kanya. Kasi marami tayong dapat ipagpasalamat. Pero ang sabi nga, di ba, ang anumang ibigay mo sa Diyos, kay Jesus o sa Mahal na Birhen, ibabalik sa iyo, sa atin. At dito sinasabi ni Archbishop Doherty, sa pagpuputong ng corona, oo, pinarangalan natin ang Mahal na Birhen, pero pinararangalan din ang malalim at matimyas na pamimintuho
sa Kanya. Kaya kung gagamitin natin yung salita ni Archbishop Duherty, kung sakaling matuloy ang koronasyon ng inyong mahal na patrona, pwede nating sabihin, sa paglapat sa kagalang-galang na ulo ng mahal na Birheng Maria ng koronang episkopal, ang pinakadakila at ang pinakamasidhing paghahangad at pamimintuho ng mga taga parokya ng De La Paz, Barangay De La Paz, ay kinokoronahan din. So binabalik sa inyo ng mahal na Birhen. Pueblo amante de Maria. Lagi nating naririnig yan, di ba? Basta may kapistahan ng mahal na Birhen, pueblo amante de Maria. Pero naitanong na ba natin saan nanggaling ang mga salitang ito? Ito po ay bahagi ng himno official ng 33rd International Eucharistic Congress na ginawa sa Pilipinas noong 1937. Ang sabi dun sa dalawang stanza, Hasaya cuatro centurias que esta tierra Filipinas se nutre de la doctrina de Cristo Divina Luz. Pueblo amante de María, antes que sus montes de oro forman su rico tesoro, los tesoros de la cruz. Anong nais nitong ipabatid sa atin? Sa loob ng apat na siglo, itong bayang Pilipinas ay lumago sa doktrina ni Kristo ang banal na liwanag. Isang bayang sumisinta kay Maria sa harap ng iyong bulubunduking ginto, bumubuo ka ng masaganang yaman, ang yaman ng krus. So siguro dito makita natin ang Christological context ng ating Marian devotion. At ito nga ang pinagtibay ng ating mga obispo. Sabi nila, kung may isang bagay na namumukod tangi sa landas ng pagpapakabanal ng mga Katolikong Pilipino, ito marahil ay ang walang iba kundi ang paglapit natin kay Kristo sa pamamagitan ni Maria. Ad Jesum per Mariam. At dahil tanggap na natin ito, hindi na natin kinababahala. Sa katunayan, sa maraming sulok ng bansa, naging isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng pagluhog at pagpapalaganap sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, ang debosyon sa mahal na Birhen. Ang malalim na debosyon sa mahal na ina ay nananatiling isa sa mga pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Si Maria, kumbaga, ay parang pataba sa lupang inihandang matamnan ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Madalas tayo rin ang nagkukulang sa pagbibigay panahon upang mahasikan ng binhi ang matabang lupa na matagal nang inihanda ng mahal na Birhen. Ang matagal nyo ng pamiminto sa Birhen de la Paz, siguro kahit papano ay nagbigay ng pataba sa inyong pananampalataya na naghahanda para matamnan ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pamiminto kay Maria ay hindi nagtatapos sa mahal na Birhen. Ito'y humahantong lagi kay Jesus. Ano mang patungkol natin kay Jesus, kay Maria, ay humahantong kay Jesus. No? Ano mang iniuukol nating parangal kay Maria, ay parangal kay Jesus. At ang pagkilala natin kay Maria bilang Reyna, ay pagkilala kay Jesus bilang Hari. Pueblo amante de Maria. So sa puntong ito, bago po tayo magwakas, baka meron po kayong tanong o paglilinaw, pagkakataon na po para kayo makapagtanong. Lalo na yung mga kasama sa committee na
nagsisikap para ihanda ang mga kailangang dokumento. Ayan, baka meron po kayong katanungan o may nais po kayong liwanagin sa napakaganda at napakalinaw nating pagtatalakay ngayong gabi. Sa mga youth po ba, may itatanong po ba ang youth? Yes, Brother June. Sorry po, wala po akong mikropono. Opo, dito na lang po. Good evening po, no? Una po, good evening po sa ating speaker, sa lahat po na narito. Kunin ko rin po ang pagkakataon na ito pang magpasalamat sa kura paroko natin. Kasi several years ago, nung pangarap ni Father na magkaroon tayo ng magandang simbahan, ma-renovate po ito. Kaya naman yung pagsisikap ng PPC-PFC, ay ganun na lamang. Pero sa gabing ito, mas higit po yung proyekto. Mas higit po yung project. Kasi haliging bato yung itatayo, pero higit po ito sa haliging bato. Okay. Punta po ako dun sa aking katanungan. Isa po dito sa binanggit po ninyong kondisyon, kailangan, yung pangalawang kondisyon, patuloy yung pamimintuo sa Mahal na Birhen Maria sa loob ng mahabang panahon. Yung po bang bilang ng mananampalataya sa loob ng simbahan ay, of course, bilang Kristiyano, the only Christian light in Asia. Ang gusto ko po kasing ipakuhulugan dito, yung po bang sapat na bilang ng mananampalataya bago koronasyon, bago ang koronasyon, bago itong mga petisyon na to, kinakailangan po ba ito? No, kasi minsan hindi naman po sa kailan natin, sometimes yung bilang ng nagsisimba, maaring meron po tayong sariling mga panalangin, devotion sa sarili natin, sa ating mga tahanan, pero minsan po ay walang laman ng simbahan. Minsan ito po yung katotohanan, no? Yun po yung minsan, no? Pero hindi po naman lahat, kasi ang pananampalataya at pagdarasal ay dala-dala po natin. No? So, yun po. Second and third question ko po ay personal po para sa inyo. Sa mga isinulat niyo pong libro, sir, pagtulong at pagsasayos ng mga nobinaryo ng parishes, aling part po yung medyo very challenging sa inyo? Medyo parang, kasi minsan sa buhay po natin, parang hinahamon tayo, lalo na po kayo bilang isang writer, napakarami niyo natulungan ng parishes, alin po din part na medyo challenging sa inyo? At pangatlo, sa mga nabanggit niyo pong imahe ng Birhen Maria, kanino po o sino po yung pinagdedevotionan ninyo? Ayan, salamat po. So, maraming salamat sa inyong katanong, ano? Natakot ako dun sa personal question, ano? Baka kasi tanongin eh. Anong dahilan bakit kayo nagpakasal? Una, yung devotion kasi, tulad ng sa buhay pananampalataya, may mga pagkakataon talaga na nagdidwindle yung devotion, no? Kasi sa iba't ibang kadahilan, katulad ngayon, pandemya, no? Nung sinarado ang mga simbahan, natural, wala kang makikita ang nagde-devotion sa simbahan. Pero ako'y naniniwala na yung mga deboto, sa kanilang sariling paraan, ginawa nila yan sa abot ng kanilang makakaya kung nasaan man sila. Ang isang halimbawa natin, yung sa Quiapo, no? Dahil kilalang-kilala ang devotion sa Nazareno, kahit sarado yung Quiapo, yung iba makadaan lang. Oh, sapat na yun na pahayag para
ipahayag yung devotion. Ngayon, dito din siguro, nung siguro dumating yung pagkakataon na sinara ang simbahan, may mga taong nagdadasal dyan sa labas. So, yun po yung challenge sa atin. Actually, yung challenge na yan, hindi lang po before the coronation. Ang sabi nga din sa akin ng ibang mga nakoronahan ng imahe, yung mga taga doon sa lugar, sabi nga nila, mas malaki yung challenge after the coronation. Kasi paano mo isusustain yung devotion? Kasi kung after the coronation, biglang namatay ang devotion, lalabas yung coronation, palabas lang. Pero ang isang tunay na devotion, may coronation man o wala, yan ay iinit, lalamig. Kasi gano'n naman ang ating pananampalatayang Kristiyano. Kaya siguro po yun din yung mahalaga sa inyo, balikan yung nakaraan, pero yung nakaraan ay bahagi lamang ng kasaysayan. Kaya binanggit ko po yung si Jose Rizal, kasi mahalaga yon dahil siya ay pambansang bayani. Pero buko doon, maganda, maghanap din kayo, ano ba yung mga, at siguro makita nyo sa lumang larawan. Kung may mga fiesta souvenir program kayo, tignan nyo doon, may mga larawan ba pinapakita yung masidhing devosyon sa Birhen de la Paz, no? At sa makabagong panahon, ngayon sa Facebook, bago mag-pandemya, maghanap kayo ng mga larawan ng pag-fiesta at nobena. Kasi, syempre, talagang yun yung peak, no? Yung fiesta at nobena. Pero ang challenge nga ngayon, throughout the year, paano natin isusustain? So halimbawa, kung may first Saturday devotion, alam nyo mahalaga, tsatsagain lang natin yan. Ano? Kung nung una, konti-konti lang ang nagsisimba, isustain natin. Paano? Mag-promote tayo. Mag-encourage tayo. Kaya lang, napaka-challenging ngayon kasi nga, di ba, pag may alert level kang mataas, hindi pwedeng lahat pumunta sa simbahan. At yung may mga devotion, yung mga senior citizen, bawal lumabas. At yung wala kang bakuna, ganun din, no? So maghahanap tayo ng ibang paraan para ma-promote ang devotion. Halimbawa, ang ginawa ng Nazareno sa Quiapo, dahil nga bawal sa Quiapo, anong ginawa nila? Ipinadala nila yung kanilang mga replika sa iba't ibang simbahan na kung saan pwede mong puntahan. Ang Birhen ng Antipolo, yung dahil walang makapag-pilgrimage sa Antipolo dahil pandemic, anong ginawa? Yung replika ang dumalaw sa mga parokya at naging bahagi din kayo nung lakbay sa kasaysayan ng Birhen ng Antipolo, no? So hahanap tayo, no? Ngayon, siyempre kayo dahil isang kahit sabi nating matandang parokya, masasabi nating bata pa rin, no? Marami pa yung challenges, no? At siguro ito yung hamon, lalo na sa makabagong panahon. Paano natin ipopromote ang devotion sa ating Birhen de la Paz? And we can take inspiration from the past. Kaya nga, binanggit ko si Jose Rizal. Pero aside from him, sino pa kaya, no? Saliksikin natin yung ating kasaysayan ng parokya. Pangalawa, yung pangalawang tanong, yung tungkol sa nobena, ano ang challenging? Tuwing humihingi ng tulong ang isang parokya sa akin para isaayos ang kanilang nobena, ang una kong tanong sa parish priest o kung sino man yung in charge, meron ba kayong existing nobena na ginagamit? Kasi dun tayo magmumula. Kasi hindi tayo gagawa ng bagong-bago kaagad. Titingnan ko muna ano yung ginagawa, no? Ngayon, kung yan ay lumang nobena, ang challenge ay paano mo ia-adapt yung lingwahe sa makabagong panahon. Kasi alam nyo naman yung Tagalog nung araw, medyo hindi na naintindihan yung iba, no? Yung isang ginagawa ko po ngayon, kasi ako'y sumali dun sa Nazareno Studies, ang aking sinubmit na proposal, maghahanap ako ng lumang nobena ng Nazareno na pwede kong i-evaluate. At ang nakita kong nobena ay late 1700s na isinulat mismo nung kura paroko ng Quiapo noon si Don Luis Mariano Hokson, no? At ito po yung may Tagalog translation at yun yung aking inaral. At ang laging tanong ko sa isip ko, paano ito magagamit sa kasalukuyang panahon? Kasi may value yung lumang nobena. Ang tanong lang, paano mo siya
i-adapt sa makabagong panahon. Kasi yung mga lumang nobena po, ang haba bago magka-period. Siguro napunan niyo kung may luma kayong nobenaryo, no? Madalas colon at semicolon bago mag-period. Pero ang ginagawa ko, hinahati ko into sentences na kaagad. Pero ang pinakamahalagang ginagawa ko po sa nobena, pinapasukan ko ng gospel reading. Dahil ang aking paniniwala, kung hindi man magsimba yung nagdedebosyon sa pagbabasa niya ng pagdarasal niya ng nobena, meron na siyang pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos. Pero syempre, ang gusto natin mahatak yung tao para magsimba. So yun po yung challenge, no? Yung pangatlong tanong, saan ako deboto? Syempre, yung pinagmulan ko sa kainta, ang mahal na ina ng kaliwanagan. At pangalawa, yung mahal na Birhen ng Antipolo dahil sa diocesis. Pero bilang isang Marian devotee, siguro dapat alam din natin na anuman ang pamagat ng mahal na Birhen, iisa yan. Ito trivia, hindi ko sinabi kanina pero magandang ikwento ko ngayon. Alam niyo po bang, narinig niyo na ba yung kwentong meron daw away ang Jesuit at Dominican? May narinig na kayong ganong kwento. Hindi sa UAAP, ah. Hindi UAST Ateneo, hindi yon. Nung sinusulat ko yung Morena Graciosa, may nahanap ako isang libro. May footnote yung author, si Josephine Craig, no? Ang pamagat ng libro, Farthest Westing. Sabi niya doon, kung ilalarawan mo ang Spanish colonial rule sa Philippines, it is basically the competition between two rival images. The Our Lady of the Rosary, as promoted by the Dominicans, which is the Lanabal de Manila, and the Immaculate Conception, as propagated by the Jesuits, in the image of the Virgin of Antipolo. So sila yung rival images daw. At nung nagpunta ako sa UST Archives para maghanap ng dokumento tungkol sa koronasyon ng Birhen ng Lanabal, Manawag, Piat, yung mga Dominican Marian images, wala ako nahanap. Ang nahanap ko ay dalawang sulat ng petisyon para koronahan ng Birhen ng Antipolo noong 1904 at 1906. So ibig sabihin, bago pa nakoronahan ng Birhen ng Lanabal, meron ng petisyon din ng Antipolo. Pero ang tanong, bakit 1926 na koronahan? Ang nangyari kasi, at ito naman yung salaysay sa koronasyon ng Birhen ng Lanabal, yung pinaka-head ng ng Dominicans, binigay kay Pope Pius X yung sulat para koronahan ng Birhen ng Lanabal. At si Pope Pius X, kumuha ng panulat, sinulat doon, sabi sa Apostolic Delegate, yung parang papal nunsyo nung araw, koronahan mo ang Birhen ng Santo Rosario na nasa simbahan ng Santo Domingo. So kasi dumiretso na sila sa Papa. Kaya nauna ang Birhen ng Lanabal. Pero siguro, yun din ay isang tanda na matanda na rin yung devotion. Pero yun nga, rival images. Pero siguro ito yung dapat linawin natin sa ating sarili. Pag sinabing rival, parang magkaibang tao. At minsan yan ang problema sa mga Marian devotion. Nag-aaway ang mga deboto ng mahal na Birhen ng itong pamagat at itong isang pamagat na as if magkaibang tao. At ito yung aking na-realize, no? Yung napakaraming pamagat ng mahal na Birhen natin dito lang sa Pilipinas, hindi lang sa buong mundo, ay isang patotoo kung gaano kalaganap ang devotion sa mahal na ina. Kasi ang bawat pamagat ay larawan ng karanasan ng bawat mananampalataya sa mahal na Birhen. So may iba pa pong tanong o paglilinaw? Father. Bago po magtanong si Father, so may mga nanonood po kasi sa atin sa Facebook. So baka po may mga katanungan ang mga nanonood sa atin sa Facebook. So i-entertain po natin iyan. So yun po. So habang nag-aantay po tayo ng katanungan, gusto ko lang i-add kanina, Kuya Mike, na when you were mentioning about the history of Noli Metanghire, may writing si Nick Joaquin na ang model ni Jose Rizal ng San Diego ay Biñan.
So, kaya medyo kumukonek yun doon sa Birhen de la Paz na sinasabi. Siguro bago magtanong si Father, sinhaba ko na ang mic, ako na magtatanong muna. Kasi di ba, ang sinabi nyo kanina is parang, of course, malayo pa ang Birhen de la Paz sa Pontifical Coronation kasi hindi pa kami nakakapunta dun sa Episcopal Coronation. Pero my question is, since yung documentation ay parehas din naman, is it a requirement, the Episcopal Coronation, para ikaw ay maging pontifically crowned image? Napakagandang tanong. Kung titingnan nyo sa kasaysayan, at ito yung mababasa nyo dun sa Koronadas, no? Hindi lahat ng pontifically crowned ay dumaan sa Episcopal. Actually, parang later practice na lang yung Episcopal. Pero never pong naging prerequisite ang Episcopal Coronation. Halimbawa po, itong Our Lady of Mercy ng Novaliches, wala po siyang Episcopal Coronation. Kaya yun din yung tanong ko kay BJ kanina, Episcopal lang ba talaga? Pero yun nga, kailangan yung siyasatin. Ang kasaysayan, ang pamimintuho, para matimbang ninyo kung ang ipipetisyon nyo ba ay Episcopal o Pontifical. Kasi pag Pontifical, mas malawak ang hinahanap na reach ng pamimintuho. No? Yun. Pero makita nyo naman, do, yung mga nagawaran ng Pontifical nung araw, talaga namang unquestionable yung widespread devotion na labas ng parokya at ng diocesis. No? Pero hindi po isang requirement. Kung sa tingin nyo ay yung after yung documentation niyo ay pwede nyong i-petition for pontifical, pwede nyong subukan. Although finally, ang magde-decide nun ng obispo, no? After reviewing the documents. Pwedeng sabihin ng obispo, hindi muna, episcopal na lang muna tayo, no? Pero kung mako-convince dun sa documentation, bakit hindi? So, pwedeng gano'n, no? Pero siguro ang maganda nito ay kayo ang magsusuri, magtitimbang. Ano ba yung ipipetition? Although ngayon, syempre, ang very obvious sinasabi nyo is a petition for Episcopal Coronation. Noong una kasi ay more on canonical ang nasa isip ko. Kaya sabi ko, puntan mo ang mga kanoniko. Ibig sabihin mga si Father Eugene, dahil siya nakakaalam ng sa chancery matters. At siyempre, nag-uusap din dalawa. Hindi ko na minarites si Doc BJ. Tapos tapos pumunta doon sa talagang mismong dapat yun naghanda pala. Wala ko rin ako alam, no? Sa takbo ng Episcopal Coronation, ito pala liturgical. Liturgical. So, ang kinausap ay si Father Edsel, no? At sabi ng Father Edsel, bago ito. Kasi mayroong nangyari noon, ay tinatanong yan yung pagkukorona ng obispo. Yan ang tinanong, ano ba yung Koronasyon nangyari? Kaya ginawa yata ang Reyna ng Binyang. Yun, sabi ko kasi nakita ko lang sa larawan, sa picture na yan, na nasa likod nyo, yung Koronasyon. Bali, ito yung resolution ng City Council na tanghaling Reyna ng Binyang. At good news, sapagkat nilakad ni Doc BJ na maging katuwang ang city councilor sa panguna ng ating buting vice mayor, presiding officer Honorable Jan Alonte, i-endorse ng konseho ng siyudad ng lungsod ang endorsement sa obispo. So, meron tayong katuwang. So, hindi lang simbahan, kundi pati estado ay nakikisa sa atin sa pagsasagawa nitong tinatawag na ipanawagan sa obispo na koronahan episcopal, gilunanin ipang ating patrona Mahal na Birhen de la Paz bilang Reyna ng Binyang. At yan ipapaliwanag mamaya ni Doc BJ. At tungkol naman sa itong tanong ko, na pag-usapan ay ang nobina. Actually, papatulong ako kay Brother Mike,
Kasi yung aming nobinaryo ay kinuha pa yata sa Antipolo. Sabagkat lahat na binanggit doon, bundok na Antipolo, ilog na Anggono, ba't din na ilog ng De La Paz? Bakit din na lang bundok ng Makiling, no? Kaya sabi ko, ay mayroong isang pare, Dominicano, ay di ko makilala yun, no? Basta binasa ni Uding, yun na yun. Ayon sa... Ang tawag dito, dalit, no, sa dalit, no, sa dalit. Kaya sabi ko, gusto ko i-revise yung papatulong ako kay paring Mike. Na tulungan kami sa pag-revise ng binaryo. Maganda yung setup kasi mayroong Word of God. Kasi yun ang bago, yun ang Marites. Yun ang latest, no? Yung Word of God, then reflection, pagninilay, then prayer. Yun ang talagang gusto ko mangyari. Matagal nga lang, kasi gusto ko rin talaga matagal ko ng gusto kong gawin. Kaya lang, wala akong tao na pwede kong bigyan ng pakitrabaho naman itong ano. Andiyan na si Paring Mike. Tutulungan tayo ni Paring Mike sa trabaho ito. Ah? Brother Mike. Si Paring Mike. Si Brother Mike na tulungan tayo sa project nito ng ating nobinaryo, no? Kasi gusto ko i-revise talaga in toto yung the whole. Kasi sabi ko pwede bang palitan ng Makiling yung bundok ang bundok ng Tipolo? Pwede bang palitan ko ng ilog ng De La Paz? So, maraming salamat po, Brother Mike. So, salamat din po. So, willing po tayo na asistihan, no, para magawa, no. At ito din yung ginawa ko kasi sa Santa Rosa, no. Ang lagi kong sinasuggest, no, pagkatapos magawa yung nobena, hihingan natin ng nihil obstat at imprimatur. Kasi yan po yung kumbaga mag-formal approval. Kasi minsan pag walang ganyan, pag nagpalit ng kura paroko, i-disregard na yan, no? So pagka may nihil obstat imprimatur, hindi madaling i-disregard, no? Dahil ibig sabihin, dumaan ito sa pagsusuri ng may kapangyarihan ng simbahan. So baka may iba pa po kayong tanong o paglilinaw. Para po sa akin. Ang target date po natin, so ang nangyayari po ngayon, so nagmi-meeting po ang committee, inaayos ang documentation. So sana po bago po mag-Marso ay maipasa natin sa obispo yung ating petition. Kasi habang inaayos po natin yung documentation po natin ay dadalhin po natin sa Vicar Foreign kay Father Thor, sa Vicariate of Biñan, na okay naman po at supportado naman po tayo. Pero after po noon na ma-approve na po ng Vicariate of Biñan, kailangan po natin ipanik sa Episcopal Vicar natin. Ang Episcopal Vicar po natin ay si Father Seldon na nasa Pasita. So, and then si Father Seldon po, kumbaga, ang magpapanik sa obispo. And hopefully po, ang sagot po ng diocese ay nakuha po natin. Ang target po natin na coronation, kung tayo po ay maa-approve, ay sa fiesta po natin next year in time for the celebration of our 55th anniversary. So, ipanalangin po natin. So, may katanungan pa po ba? Ayan, dahil wala naman po katanungan at sigurado po ako yung nalinawan po kayo dahil napakalinaw naman po mag-explain ni Brother Mike po sa atin. So, yung ating certificate of appreciation. So, of course, nagpapasalamat po kami, Brother Mike, sa inyo po ngayon sapagkat napakalayo pa po ng nilakbay nila, Brother Mike. At syempre, sinabi niya nga po kanina, 28th anniversary nila na mag-asawa. Kaya medyo nakakahiya naman po. So, palakpakan po natin
si Brother Mike at ang kanyang pamilya na kasama natin ngayon. So inaanyayahan ko po sa harapan si Father Raul, si Sister G, nandito po, dito po kayo sa harapan. Wala po ata si Ate Lou, representative na lang po ng PFC, si Kuya Francis na lang po, karamihan. Because you're in blue, kayo po ay naka-color blue. At balita ko po, si Kuya Francis ang mag-hermano ng fiesta po natin sa susunod na taon. Kaya sinusunog na kita dito sa harapan. Okay, certificate of appreciation is hereby given to for unselfishly sharing his time and expertise as resource speaker in the talk Reyna ng Binyan Katekesis tungkol sa koronasyon ng imahen ng Birheng Maria in celebration of the 54th canonical erection anniversary of Nuestra Señora de la Paz Ibon Viaje Parish Church. Given this 29th day of January 2022 at the City of Binyan, Province of Laguna, signed yours truly, Head of the Confraternity of Nuestra Señora de la Paz Ibon Viaje, Queen of Binyan, and Reverend Father Raul Matienzo, Parish Priest. So ito pong sertipiko ng appreciation ay binibigay natin kay Brother Michael P. De Los Reyes. Picture! Doon sa patrona. Yes. Oh, so magpi-picture taking daw po. Doon daw po. So PPC daw po. Oh, punta na po doon ng PPC. So kunyari may birthday party, ako yung ako yung host. PPC PFC. Ah, sige. Apo. Carlo Caraca na nag-link po sa atin kay Father Edsel. So si Father Edsel po ay nanonood po sa atin sa Facebook. So maraming salamat po kay Father Edsel. Maraming salamat din po kay Father Raul sa kanyang suporta po dito sa ating activity, of course, at syempre lahat ng kaparian ng buong Binyan sa pagsuporta po sa atin. Syempre nagpapasalamat po tayo kay Father Francis po, Father Eugene po, na sumusuporta po sa atin ngayon, sa activity po natin ngayon, at sa lahat po ng mga taga-Dalapas at taga-Binyan po na kasama natin. So muli po, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Patuloy po nating ipanalangin na maisakatuparan po natin ang mission po nating ito sa ating patrona. Viva la Virgen! Viva! Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Kung gusto niyo pong bumili ng book ni Brother Mike, dito na po ba kayo?